Yan. Hindi, sana pa kumukuha. Hindi ko meron kapon. Hindi ko po aram kung kinaano pa. Ganito yung ano po guys dito sa amin. Magpasa ng kopra. Kahit madulas. Pinagtitiyagaan. Hello guys, welcome to my vlog guys. Sa lahat dyan ang mga subscribers and supporters, thank you po sa lahat na manonood palagi sa mga video ko and God bless all po. Ayan po sila guys. Habang naglalakad ako papunta kami sa Pitong Bernes, kung tawagin sa amin, may nakita ko mga kalalakihan na nagbubuhat ng mga kupra ng nyog. Yan po ay ibibenta nila dun sa kabilang bayan or sa kabilang baryo po. Para dun kasi po sa baryo na pagbibenta nila, kahit papano medyo mataas-taas po yung presyo ng kanilang ano produkto. Sa hirap po ng buhay, kailangan po kahit na malayo po, kailangan po nilang tiyagain ang lakaran po na kanilang pupuntahan. Lalo na po pag ganitong mga klaseng ano, maulan, madulas po ang daan ang kailangan po nilang magdaan-daan sa kanilang mga paglalakbay. Ayan po, nandito kami ngayon. Ang layo pa rin po ng lalakaran namin. Ayan. Magkita nyo naman po sa mga lalakaran nila. Talagang maputik, madulas at talagang yung dinadaan namin ay packet ng mga bundok and pagdating po sa unahan, mas mahirap pa po yung daanan nila. Ito po ang hanap buhay po ng nasa aming ano, probinsya. Kupra ng nyog. Ayan po. Sa packet pa lang po, sobrang mahirap talaga, lalo na kung ganyan ang dala nila, sobrang bigat. Kaya kailangan po sa lahat po ng mga tulad po ng ganitong hanap po ay mga produkto, sana po ipataas naman po ng gobyerno yung mga ganitong pagkukupra. Kasi napakahirap po magkupra at mahirap po magbuhat na galaw na pag ganito kalayo yung kanilang ano, pagdadahan ng produkto nila. Bakit palang grabing hirap. Ayan. Grabe, ang daming ano, kupra ng nyug, pero ay, yung mga ano, lalaki ng mga nilang hirap buhati, no? Diretso. Pahinga muna. Si. Yan guys, oh. Sarap ng buhay. Sarap po ng buhay. Kailangan nilang magsakripisyo sa lalakaran nilang sobrang hirap na ano, akit babain. Mabato, madalas po yung mga daanan nila. Kailangan po nila ano eh. Kailangan namin ng tabang sa alis sa gobyerno. Magkano naman yung ganyan na ano? Sa ganito, nagdidilin siya rin kami sa maghapon ng 300 sa maghapon na yun. Ilang balik yun? Pag minsan nakakalimang sako. Ay, grabe ah. Hirap nun ah. Hirap talaga. Wala man. Kailangan talaga po nilang gawin yung ganito kasi sa hirap po ng buhay sa probinsya sa pagkukupra, wala pong ibang hanap buhay kung wala pong lalo na pag hindi pa po anihan ng palay. Wala po silang pambili po ng kailangan nila lalo sa mga pagkain and kung ano-ano pa po mga kailangan nila sa bahay. Kaya lahat po ng mga sakripisyo po kailangan nilang gawin para sa mga lahat po ng ano, pamilya nila para sa kanila yon. Kaya sana po tumaas po yung mga ano, ng, kupra ng nyog kasi malaking tulong po yun sa kanila pag tumaas po yung mga presyo ng mga ganitong produkto. Kasi yung presyo po ng produkto na to ay mababa po para sa kanila kasi sobrang hirap po ng pagkukupraan. Mahaba pa po yung lakaran nila bago nila maibenta to sa kabilang baryo. Kaya po sa mga ano po dyan, sa mga ganitong klaseng trabaho, huwag niyo pong ikahiya na talagang ang ganito pong trabaho ay hindi po nakahiya bagkos ay nakatulong po to para sa pamilya po na ganitong klaseng pangumuhay. Kung makaparoon ng aking video, please pakilike na rin po and share and subscribe po sa aking YouTube channel para po one subscribing, one donation po yun sa lahat po. In case na sumasahod na po tayo or wala pa pong sahod sa YouTube, pero in case na sumasahod po tayo sa YouTube na kasi yung YouTube channel ko po ay bago pa lang, itutulong po natin to sa mga kailangan din po and sa mga lahat po ng mga tao na ano po na
kapos din po sa buhay. Kahit napagod na po yung patawa-tawa lang po yun eh, kasi kailangan po nilang gawin para sa pamilya nila eh. Yan si ano, si Kuya Spider-Man. Ito Mario. Ito po yung ano namin dito, yung... Ay, hospital. Ito po yung doktor namin dito sa... ito po yung ano dito, yung talagang... Kila, ano talaga po sila sa ano sa hanap buhay kasi yung ano nila yung hanap buhay talaga po ng karamihan dito lalo na po nila kasi may mga anak na kailangan po nilang suportahan. Ito talaga yung talagang pinagkakabuhay nila yung pagkukupra po ng nyog. Kahit mabigat po at kahit na malayo po ng lalakaran nila, sinasacrifice po sila magbuhat para sa pamilya nila yan guys. Yan guys so. Ito daw po yung may-ari ng ano kupra ng nyog. Kaya po yung mga kupra nila po, sila po yung mga nagbubuhat po para may binta po sa kabilang baryo kasi din po medyo mataas ang price kaysa dun sa ibang tindahan na o nagbubili ng kupra, medyo mura po. Kasi ang pag medyo nakatulong talaga po at nakakatulong talaga kinakabuhay nila sa mga ano nila, sa pamilya, lalo na sa itong nanonood, naghihingi kami ng tabang sa inyo. Yan po, sabi po kasi na po nanonood ng mga ano at sakali man po mayroon po kayo dyan, pwede po kayong nakipag-ugnayan sa kanila or mag-PM po para kahit man lang ko, school supplies po, napakahalaga po nun sa kanila para sa mga anak. Kasi marami po silang anak, kaya binubuhay po eh, marami anak na pinapag-aral. Ano po ito, dito po ito sa, ano, sa lugar po kung saan na, dito rin po ako lumaki sa Sinagaran po. Kaya kailangan po ng ganitong klaseng kailangan po ng tulong nila para sa mga anak nila. Yan guys, so, sobrang bigat ng mga dala-dala nila. Kanina pa po sila naglalakad, nakaka 30 minutes na po. Nakapaan? Yan po. Kailangan po nilang ano eh, mag-sacrifice po eh. Para po sa pamilya. Kailangan nilang maglakad ng... Tulad po nito, nakapapo sila. Sobrang hirap po kasi nadaanan dito kasi... Hindi kasi po pwede sila mag-ano eh, nakasinilas po. Kasi pag nakasinilas kasi po sila, madulas po ang daanan dito. Sobrang hirap po ng daanan dito, kaya talagang kailangan nilang mag-sacrifice kahit na masakit yung paa nila. Kailangan nilang makadating doon kung saan sila nagbibinta ng kanilang produkto. Ito po. Makikita nyo naman guys sa lahat ng mga supporters at subscribers ko, yung mga sakripisyo at hirap nila sa paglalakad para lang iangkat nila yung mga produkto nila sa ibang lugar para... Yan po. Yan, sobrang hirap po ng ano nila, daanan dito. Yan guys, makikita nyo po sobrang hirap ng dinadaanan nila dito guys. Yan po. Ganito po kalayo yung pagbibintahan nila ng ano, produkto nila. Yan guys. Sa may mga ano po dyan, mabuting puso na gustong tumulong, maaari po kayong mag-email po sa account ko or mag-message po sa number ko po. Ibibigay ko po sa Dropbox yung number ko po para sa mga nais tumulong po or para lang po sa mga anak nila po na nag-aaral na kailangan po ng school supplies o kailangan po nila ng mga kailangan sa school. Malaking tulong na po yun para sa kanila po. Kasi tingnan nyo naman po, sa paglalakad po nila, may binto lang yung kupra. Hindi naman po sa kanila kupra yan. Ang may-ari po niyan, mamaya po ay interview po natin para sa kanilang malaking tulong na rin po yung sa kanila kasi sila po ang napili para magbuhat ng produkto na ganyan. Kasi may ano naman po yan sila. Magkano yung ano niyo Kuya Junyan? Magkano yung tandan? 3 piso, ang kilo. Ah, okay. Ayun guys. Pag yung dala po nila is 50 kilos, meron po sila guys 150. Kaya po ang ano po nila, mas madami pong dala, mas mabigat, mas medyo malaki po ang ano nila dyan. Kita po. Kaya lang, ang pagkakaiba kasi po, hindi katulad sa ibang mga nagtatrabaho. Yung kanila po, naglalakad na ganito kalayo sa kamabigat, sa 3 piso po na kada 1 kilo, hindi po sapat kasi ang ano nila is alos na sa 2 hours ata po yung kanilang lalakad o 1 hour mahigit kung ganyan ang kalayo. Ha? Kaya sobrang hirap talaga po katulad niyan. 2 hours po sila na maglalakad.
Tapos, alimbawa, yung kanila pong, ano, is 50 kilos. Kita lang po nila is 150. Sa 150 po na yun, sobrang sakripisyo naman po ang kanilang pagdadaanan. Lalakad po sila ng ganito po kadulas, saka sobrang, ano ng kanilang nalakaran. Kumbaga, delikado po. Abot ka sa pitong bernis yan, Bris? Oh, abot ako sa pitong bernis? Yan po ang ano nila. Kaya sobrang yan po, hirap ng ano nilalakaran po. Ganito po kasi ang hanap buhay dito ng karamihan sa amin. Kaya sobrang kawawa po yung mga nagkukupra po ng niyog. Sana po mataasan man lang yung presyo ng mga ganitong hanap buhay. Kasi malaking tulong po ito sa pamilya nila pag ang kupra po ng niyog, medyo mataas po ang price po. Si kawawa po yung mga nag-ano eh, nagluluto lang sa pagluluto kasi mahirap talaga po ng ano yung kopre kasi sobrang hirap. Yeah. Yan po, hirap ng pag pagbaba pa lang po, hirap talaga yung ganito po. Yan. Yan, sobrang hirap po. Sana po sa mga nakakapanood po ng mga ano nasa gobyerno po. Yan po, ang mas pangailangan talaga po nila at talagang importante po ay tumaas talaga po ang presyo po ng mga kupra ng niyog. Saka sana po kung may mga school supplies po kayo or kahit anything, anong mayroon po kayo pwede maitulong po sa pamilya nila. Tapos po sa po namin tatanggapin yan para po sa mga anak po nila, lalo na sa mga nag-aaral po na kulang pa po sa school supplies po. Sobra po, yung tulad po nito, daanan po, sobrang hirap talaga po. Mabigat po ang mga dala-dala po nila. Ano to ha, hanggang... Hello, ayan po guys, yung iba po nagbubuhat ng mga ano, kupra lang yung... Mahirap talaga po yung anak buhay po dito, ganyan po. Sobrang bigat po ng mga, ano nila, mga dala-dala po, yung tulad nyo. Sobrang hirap, bigat po yan eh. Hindi po siya basta-basta palay lang na ano, kaya bigas, mas mabigat pa po yan sa bigas. Si kupra po yun ang yung sobrang bigat po niyan. Yan po yung ano nila. Yan po guys eh. Sobrang hirap guys eh. Sobrang hirap ng kanilang nilalakaran guys eh. Mabato. Sobrang bato po. Yan. Kailangan po nila magpaa kasi pag hindi po sila nakapaa, ang ano kasi po nila, pwede po silang madapa po o madulas. Yan guys, sobrang ano, ganito yung lakaran nila guys. Sobrang hirap guys, ganyan guys.